So what's up guys? Isang magandang araw. So anyway guys, meron ako ditong 2 cups of peanut at syempre gagawin kong peanut butter. So anyway guys, iro-roast ko lang tong peanut. So kasi gusto ko isisangag, no? Hindi ko nalalagyan ng cooking oil. So eto na nga guys, isasangag ko lang itong mani, no? So, alalay lang, huwag lang hayaang masunog lahat. Syempre, pag nasunog, mapait. So, alam nyo guys, masarap din i-roast yung almond nuts, no? So, masarap din gawin almond butter, no? Iba yung lasa nyo. Das, masarap talaga. So, guys, napakadali lang gawin nito. And then, after mong ma-roast yung peanut, and then, turn off the heat. And then, syempre, ilalagay ko na tong butter. So, butter guys, yung nilagay ko kesa cooking oil. Pero, yung iba guys, gumagamit ng cooking oil. Okay rin naman yun, pero nas gusto ko lang tong butter guys. So, kung mapapansin nyo guys, merong konting may sunog, pero okay lang yun. Hindi naman makaka-apekto yan sa buong peanut butter. Kaya, walang problema dyan. Hindi ko na inalis. So, guys, after matunaw ng butter, syempre, ilalagay ko na yung 1 cup of sugar. White sugar guys, nilagay ko. And then, nilagyan ko ng a pinch of salt actually, no? It depends on you guys kung gano'ng karaming salt ang ilalagay mo. Kasi merong peanut butter na salty, medyo salty talaga, no? Pero dahil homemade tayo, so nakadepende na sa atin. And then guys, dahil homemade nga, hindi ko na pinagiling sa palengke, no? Kasi nga, konti lang naman to. So, dito ko na giniling dito sa blender. So guys, unti-unti lang and then hahaluin mo para mahalo maigi kasi nga konti lang yung butter natin na nilagay kaya medyo nahihirapan yung blender na umikot. Kaya yung iba pag humi talaga nilalagyan nila ng maraming butter or nag-additional sila ng cooking oil para mas medyo marami yung liquid para talagang umikot yung blender. So anyway kasi gantong texture lang yung gusto ko. Ayoko yung masyadong ma-oily kaya it's up to you kung gano'ng karami yung ilalagay mo, no? So guys, ganito lang yung procedure. Uulitin lang natin, hahaluin and then paiikutin sa blender hanggang sa ma-achieve natin kung ano yung gusto nating texture, no? Yung kung gusto natin ng very smooth, no? So, paikutin lang natin yung blender. Pero kasi kung gusto mo naman yung medyo may bits, alam mo yun, yung medyo may makakagat ka pang peanut, no? So, pwede rin naman yun. Pero talaga kung gusto mo ng super, super fine, so, ang gagawin mo na nun, guys, is ipapagiling mo na, no, sa iba, no? Anyway, meron sa, ano yan, guys, sa mga palengke, no, yung talaga nagigiling ng peanut butter. Lalo na yung mga nagninegosyo niyan, no? So, meron doon. So, dahil tayo ay homemade lang naman at 2 cups lang naman yung peanut natin. So, dito na lang natin sa bahay gagawin. So, anyway guys, eto na, no, natapos ko ng i-blender yung aking peanut butter. So, okay na. So, sasalin ko na dito sa plastic jar. So, kainaman guys talaga, no? Pag minsan talaga tinatabi natin yung mga ano, yung mga empty jar, no? Huwag natin kagad itatapon kasi pwede natin siyang magamit in the future, diba? So, at least hindi ka nabibili ng mga jar. So, anyway guys, maraming salamat po sa inyong matyagang panonood sa akin. At syempre maraming salamat din sa mga sumusuport sa akin guys. Thank you po sa inyong lahat all over, no? All over the Philippines o sa ibang bansa man meron pong nanonood sa akin. Thank you very much po talaga. And anyway, that's it guys. So, it's up to you na kung gaano ka creamy ang gusto mong gawin sa yung peanut butter. Ito lamang po ay binibigyan ko lamang po kayo ng idea na kahit sa bahay ay magagawa nito. So anyway, syempre, titikman na natin at magpapalaman na tayo. It's merienda time. So, thank you very much for watching. I hope may natutunan kayo kahit konti. Maraming salamat po for today's video. So, goodbye and God bless everyone. Bye-bye.